sa'ya, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila-sila na rin yung, sila-sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan. Matirang matinay. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon eh. At sa totoo lang, hindi na natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil dyan sa kalusugang mag-cha-cha. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So ang gagawin niya, pupuhuin ko na lang ang konstitusyon. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote. Sara, magandang hapon po. Si Dr. Maniti po, lead convener ng MAISU. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na masaya-masaya po ako paggabi nung magmura kayo. Kaya naglaban yung bansang bayan ng Pilipino kasi kawawa po talaga kami. Kumapupunta na naman kami sa leader na bangag. Pero nandun pa rin ako ha, sa hindi magandang example sa mga bata. Ang magmura. Kaya hindi niyo talaga ako narinig magmura. Yes, yes. I got it. It's black life or an inspiration. Ang di naman po masagawa ang tamang magmura kung pangit ang nagmumura. Yeah. Maganda nagmumura, may karapatan. Magmura. May palalim na tayo. Kasi nire-representa po ninyo, Bibi Sara, yung sambayan ng Pilipino na disappointed ng masyado sa gobyerno niya. Kaya nung nagmura po kayo, parang kami po yung nagmumura talaga. Bibi Sara, may nakahanda po ba kayong demanda ngayon sa mga... Madaming hinanda yung mga abogado, pero ako yung, for lack of a proper term, nag-usipot pa at resabante sa pagkaso. Kasi, alam mo yun, parang iniisip ko, baka kung pabayaan namin matapos siya, yun yung sinabi ko kay Attorney Lopez. Sabi ko, i-endure mo lang, matatapos din yan. Baka pag pinabayaan namin, matapos na lang siya, makabalik kami sa trabaho namin. But sa ngayon, siya, nagsabi na siya sa akin na gusto na niya talaga mag-resign. Hindi niya daw kaya yung nangyayari sa kanya. Kasi hindi niya daw matanggap na maayos siya na tao, maayos siya magtrabaho. Multi-awarded ang sudat ng tao dahil sa working relationship namin. Very good working relationship namin. Meron kami magandang division of labor sa trabaho. Kita sa akin, administration sa kanya. Pero hindi niya daw talaga kaya. Kanina, sinasabi niya, balik niyo na lang ako sa nanay ko. But then, sabi ko sa kanya, hindi din kasi natapos yung check-up mo. So, sabi ng mama mo, tapusin mo yung check-up mo. Kasi hindi natin alam kung may something is wrong. But yun yung sinasabi niya sa akin. Usahin na lang kung gusto na lang niya bumalik sa nanay. Sa bahay ng nanay niya, kasi doon siya nakasira. Follow up lang po. Kasi yung nabalita namin na magdedemanda si Pangulong Duterte kay Trillanes, tuwan-tuwa po kami. Baka gusto nyo rin kami pasayahin. I-demanda nyo naman yung buong literato ng
ng Kongreso. Matutuwa po kami. Christmas gift po sa amin. Gigil na kasi kami na magkaroon ng ano ng action. Sabi nga ng Pangulong Duterte, buang daw yun. Nag-aalala din ako actually kay Pangulong Duterte kasi may edad na tapos mahina na yung buhon kung nakikita nyo na natural sa mga may edad pagdala na kayo ma. Kasi ang tagal mo na nakatayo. Dito kayo. Sa mga kasi sa mga nangyayari until 2028 pa po yan. Kami po mga bilang mga supporters ng Duterte, especially po sa inyo, sa nakikita po namin, parang ayaw na po namin tumagal pa ng 2020. Yes. Kasi hindi talagang araw-araw po ang mga balita po makikita niyo po, grabe po talaga. Patayan dito, hold up doon. Tsaka ngayon po, mga kidnapping sa mga bata. Tsaka po natin sa Kongreso mismo, convicted, makukulong sa kidnapping. Di ba po, parang iba na po talaga nangyayari sa Bansa Pilipinas. Kaya kami po nag-usap na hanggang kailan tayo magiging tayo mga taong bayan na hihirap. Lalo na tayo pinahihirapan ng gobyerno. Dapat siguro, no, as people who are in discontent, who are frustrated, who are exasperated tulad ng nangyari sa akin, who are angry, dapat siguro i-demand natin sa pamahalaan kung ano ba yung dapat para sa ating bayan. Kasi sa ngayon, hindi naman natin nakikita. Pero alam natin lahat kung ano yung gusto natin makita. Diba? Dapat i-demand natin yun sa pamahalaan na ibigay siya sa bayan, sa taong bayan. So yun yung sa tingin ko dapat natin gawin. Tayo dapat yung nagbabantay. Tayo ang mata. May question po ako, ma'am. VP, ano po? VP, ano po? Kung sakasakali po, naririnig tayo ng bangag ng presidente, nakipag-negotiate po siya sa inyo, nagkaroon po ng mga settlement agreement, ang tanong ko lang po namin, makikipag-areglo po ba kayo sa nangyayari po na to sa hindi bansa ako, natin? Hindi ako tao na nagpapa-areglo. Yes. Alam niyo, ang ginagawa na lang ng ginagawa naman nila sa akin ngayon is naharas nila ako. Tinetreten nila ako. So, ang isa pang pwede nilang gawin is opera ako ng pera. E paano nila ako opera ng pera? Hindi na nabibili ng pera. Ang gusto ko. Diba? So, anong areglo ang makukuha nila sa akin? Pagkatapos nung nangyari sa akin, sabi ko nga sa inyo, di ba, politician ako. Politiko, sira na talaga yan. The moment na pumasok ka sa politika, sira na yung pangalan mo. Kasi lagi magkalaban. Lagi at lagi kang magkalaban. Oo, mahirap talaga, ma'am. Kaya hindi ka kaya nila. Ma'am, ayaw ko magpolong-polong tayo. Pero, unfortunately, hindi siya nabibili ng pera. Dahil magsasabi ka lang, nabibili ko na ayaw ko maging politiko. Kasi sa inyo lang namin nakita yung totoo. Bibi, strong ka pero kayang-kaya mo yan, Bibi, dahil kailangan ka po ng mamamayang Pilipino. Ano na po siguro, ma'am, ang magiging next move na po natin with all of the turn of events na balak nga po nila na idala ko nga po si Attorney Lopez po sa Women's Correctional Facility. Ano na po siguro ang next na po natin na gagawin, ma'am? Well, yes, sa ngayon, ang ano naman is inaano namin lahat ng kung ano yung requirements ng doktor, lahat doon na test na gusto nilang gawin, ginagawa nila ngayon sa taas. Nag-discuss kami ng lawyer ni Attorney Lopez, and initially sa kanya is
gusto niya talaga gawa ng paraan or ng reklamo man lang, kahit reklamo at the very least a complaint to somewhere na makikinig, na wala talagang tumulong sa amin. Humihingi kami ng tulong kasi hindi namin alam paano siya tulungan, si Ateng Lopez. Kasi nga, hindi namin alam kung mahimatay lang ba siya, it's a heart attack. Hindi na namin alam. So, hindi na kami talaga ng tulong kasi wala talagang tulong sa amin. Tapos yung isa pa is yung pagnanakaw ng cellphone. Yung dalawang cellphone. Kung hindi pa ako threatened doon na magpa-file ako ng robbery, hindi nila ibabalik yung cellphone. At sobrang, panlilin lang. Kasi nung naghanap ako ng cellphone, binigyan nila ako ng cellphone. Akala ko naman, buong akala ko, yun na yung cellphone na hinahanap ko. Matagal ko pa nang kausap si Nicole na pinanong ko siya, ito pa yung cellphone mo, cellphone ni Micah, kasi isang phone lang ang binigay sa akin. Sabi niya, hindi ko kilala yung phone na yan. Alam mo yun, bakit mo pa kami linlangin na magbibigay ka ng work? Diba? Bakit mo kami gaganunin? Kasi hindi pa nag-aalala tayo pare-pareho. Baka tumatol sa dating kinulong pa sa yung doktor ko ba natin ho dyan, eh talagang doktor ho natin. Baka mamaya doktor ng kalaban, eh madali naman si Attorney Lopez. Sana po pabantayan din po si Attorney Lopez. Yan yung kanina nire-request ko sa media and sa inyong lahat. Kasi hindi ko na rin talaga, katulad ngayon bago ako bumaba, nakatulog ako eh. Binising lang ako kasi madami lang nag-aantay sa baba. Hindi ko na rin kaya na bantayan siya. So, kanina sa media, hindi ko pwede hatiin yung katawan ko na iiwan kay Laika yung kalahati. Tapos yung isa, mag-i-inspect yun sa taas, magtatanong sa doktor kung anong gagawin ko dito ganyan. So, tulungan ninyo ako na bantayan siya. Yes! Yeah, well, yun lang naman yung hinihingi. Final comment na lang po siguro po on House Speaker po Martin Romualdez and everything that happened and the turn of events po with the congressman, you know, with what happened nga po na ipapadetain nga po sana si Attorney Lopez lang po. Well, yes, na-detain naman siya. Panawagan na lang po siguro po ma'am sa mga congressman po. Naka-detain naman siya kahapon hanggang ngayon. Naka-detain siya dyan sa taas. Hindi siya makaalis dyan. Kung gusto niya, di ba, kailangan pa niya nakabantay ang House of Representatives sa taas. In fact, she's not feeling well but she's fully cooperating. Nagsasabi pa siya sa akin, mas mapapabilis ba ang pag-uwi ko sa Davao kung pupunta ako sa House sa Monday? At sinabi ko sa kanya, hindi ko masagot yan. Ang doktor lang na makapasagot yan kung pwede kang pumunta sa Monday. Kasi gusto niyang matapos na siya, ma-discharge na siya, at umuwi na siya ng Davao. So ma'am, do you think po that this is a ploy po for the elections now that it's coming up soon? Do you think that this is a strategy for the congressman so that they will be able to win po? Well, I don't know how you will win with persecuting an ordinary government employee. So I don't know what kind of strategy is that. I don't know how you will win with that. But I know that congressmen receive money in exchange for hearings. And not two members of the House of Representatives already admitted off the network. Pasensya na. Nangangailangan lang kami kasi election. So, I think kailangan natin magpahinga lahat kasi
busy. It was a very long day. I'm sure kung hindi kami natulog, hindi din kayo natulog. Yes. 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 From Batasan, mga OFW po nakatutok sa inyo. Oo. Ay, nako. Alam mo, is ang OFW, ang mga sektor na talaga unang-unang yung makap at tumanggap sa mga Duterte. Sila yung unang-unang sektor na united yung kanilang pagmamahal sa mga Duterte. Kaya napakalaki ng utang na loob namin. Hindi kami po ay nagpapasalamat sa panahon binigay mo sa labi ng Salamat. 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 Salam